Ako po si Jumber Martinez Canoy, taga Digo City, Davao del Sur. Lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos dahil nakaranas po ako ng dakilang himala ng Diyos. Ang buhay ko dati na hindi pa po ako nakarating sa Jesus is our shield, oras ng himala, ako ay alipin ng napakaraming bisyo tulad ng pagsisigarilyo, pag-iinom ng alak, pagdudruga, pagsusugal, pambababae. Pumasok po ako ng fraternity at naging membro ng iba't ibang gang. Naranasan ko rin pong makulong ng 2 araw dahil sa impluwensya ng mga barkada at naging espiritista din po ako. 2013 ako po ay nakatapos ng kolehiyo sa kursong criminology until na ako po ay nag-take ng exam, hindi po ako nakapasa at nakapag-decide po ako na mag-apply ng trabaho bilang isang security guard. Hanggat sa natapos ko ang kontrata, tumulong na lang po ako sa aking mga magulang sa kanilang mahanap buhay. At dumating yung time na nagkaroon po ako ng karamdaman. 2015, doon po na ramdaman ko po ang aking buong katawan na bumigat at nanghihina. Sa aking pagtulog sa gabi, naramdaman ko na umiinit ang aking buong katawan at naninikip ang aking dibdib. Nakapag-decide po ang buhay ko na magpagamot sa espiritista. Ang sabi sa akin, may gwitir daw ako. Kaya daw po, naninikip yung dibdib ko at hindi po ako naniniwala. Pumunta po ako sa hospital. Sinabihan po ako sa isang doktor na ako daw ay high blood. Pero nang ako po ay nagpa-BP, normal naman po. Talagang hindi po ako naging kumpante. Pumunta po ako sa albularyo at sinabi ng albularyo, ako daw ay kinulam. Naramdaman ko na mas lalong bumigat ang aking katawan. Pinagamot po ako sa isang espiritista muli. Doon po naranasan na umiinit yung katawan ko, nagdidilim ang aking paningin at nahihilo po ako. May lumalabas sa aking buong katawan na mga kati-kati, allergy, pamamamaga. Doon po naranasan ang grabing nervyos, kaba at panglalamig ng aking buong katawan. Nakapag-decide po ako na magpa-hospital po ako. Pero wala pong findings ang doktor. Hanggang sa ako rin ay natatakot na sa hangin na ilalabas ng aircon. Maraming mga tao sa hospital na natatakot sa akin. Baka daw po talaga ako ay nababaliw na. Talagang wala pong mga gamot na panglunas sa naramdaman ko. Yung aking ulo na mamanhid. Grabe yung palpitation ng aking dibdib. Nervyos, madali lang po akong matakot, mag-alala. Minsan, natakot po ako sa tubig. Naranasan ko po kasi makagat ng aso noon. Inindikan po ako ng anti-rabies at anti-titanos. Pumunta na naman po kami sa isang doktor ng mga food supplement na nagbibigay daw ng cleansing ng buong katawan. 3 beses po ako napabalik-balik na nagpapaklinsing ng aking buong katawan. Pero hindi pa rin ako gumagaling. Bumili po kami ng mga iba't ibang mamahaling mga gamot. Ilang galon na po ang mga naubos ko. 1 taon po ako nagtitik ng produkto pero wala pa rin lunas. Naranasan ko rin makakita ng iba't ibang insekto at hayop sa higaan ko. 5 taon po na hindi po ako nakakatulog dahil sa dinanas kong karamdaman. Hanggang sa mas lalong bumigat ang aking katawan at lumalaki ang aking tiyan. Nalalatang gulay na po talaga ako. Hanggang sa naging butot balat na po ako. Umabot na ng mahigit 1 million ang nagastos namin sa pagpapagamot ko pero walang nangyayari. Yung mga magulang ko ay nawawala na sila ng pag-asa. Kaya talagang napakahirap talaga ang buhay ko po. Minsan, gusto ko nang mawala sa mundong ito. Isang araw, ako po ay nakarinig ng programang Oras ng Himala sa 94.3 radio. Naiyak po ako. Talagang sa aking pakinig, sinundan ko yung kanyang salita at panalangin. Nadama ko po yung kagaanan ng aking puso, ng aking buong katawan. At nalaman ko na pupunta ang Man of God sa Davao City. Ako po'y nagkaka-interest na talagang pupunta po ako. Bumibiyahe po kami ng 2 oras mula sa amin ng Digo City patungong Davao City. Ako po ay kinarga ng ambulance, naka-stretcher. Inalayan po ako ng 3 tao. Ipinaupo po ako sa upuan.
Sa pagdalo ko sa gawain, narinig ko po si Nanay Ellen at Apostol Junjun nangangaral. At doon, unti-unti ko pong naranasan na may lumalabas sa aking tiyan. At dumating yung time na si tatay po ay tumayo sa harapan, naranasan ko na nawawala yung aking takot, pag-alala, yung palawang sa upuan, may nangyayari na po sa buhay ko. Hinihipo na po ako ng Panginoong Diyos, Jesucristo. Nung tinawag ni Tatay Apostol ang lahat ng may sakit at karamdaman na lumapit sa harapan, ako po ay nagulat na bigla akong nakatayo at nakalakad papunta sa harapan. Hanggat sa ako po ay sumunod sa panalangin ni Tatay, naramdaman ko po na may mainit na pumasok sa aking katawan. Naramdaman ko po ang presensya ng Diyos. Hanggat sa naranasan ko talaga yung kalakasan na dumaloy sa aking ulo hanggang talampakan, pinagaling po ako ng Diyos. Ngayon ang pumalakpak ang mga tao rito. Dati naka-wheelchair ito, nakakalakad na. Mahinang pumalakpak ang mga taga Mindanao. Wala pong tigil ang himala sa Davao City. Hallelujah! Oh, tumalon pa ito. Mahinang pumalakpak talaga ang mga tao rito. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus po. Palakpakan po natin si Jesus. Kaya talaga nagpapasalamat po ako dahil sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Ngayon, ako po'y malusog, masigla, malakas na. At magaling na talaga. Nakakatulog na ako ng normal. Binago rin ng Diyos ang buhay ko. Ako po ay ngayon naglilingkod na sa Panginoon bilang isang full-time staff ng Jesus is Our Shield, Davao City. Ako po ay natuto ng manalangin, sumamba sa Diyos at magliligtas ng mga kaluluwa. Maging ang pamilya ko po ay niligtas at pinagpala rin ng Panginoon. At kami po ay nakapagbayad po ng aming utang. At ngayon, ang pananim ng aking mga magulang na mga gulay ay pinagpala ng Diyos. Malakas rin ang kita ng kanilang paninda na sari-sari store. Ang kanilang negosyo na computer shop ay hindi rin nauubusan ng customers. Ang baboyan ng aking kapatid ay pinagpala ng Diyos. Malulusog ang kanilang alagang baboy at malaki ang kinita. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Man of God, Tatay Apostol Renato Di Carillo. Ang kanyang salita, pangangaral, ay talagang magbigay pagpapala ng aming mga buhay. Salamat po talaga ng Diyos sa kanyang malaking grasya at blessing sa buhay namin.